inaabot ang ating panauhing pandangal. Lieutenant General Jaime Sebastiano, Vice Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taus-pusong pasalamat na ibinigay nating parangal ngayong umaga. Narito na po ang mga kadete magsisipagtapos! Harap sa kanon! Harap! Pasunog! Cut! Ladies and gentlemen, we have called about 20 of the Revolution Class 2011. Cadet Alexander Ventero, magna cum laude. Saan ka galing? Kaya ako pa namin hinahanap eh. Ano sabi ng lolo mo? Hindi ba siya natuwa sa'yo? Magra-graduate ka katulad ng pinangako mo. Hindi siya dumating eh. Big time naman kasi yung lolo mo eh. Di ba Vice Chief of Staff siya ng AFP? Alam mo, dapat pakilala mo sa akin yung lolo mo. Gusto ko siya maging kaibigan. BFF ba? Bok, di maganda yung biro mo. Bok, ano bang problema mo sa lolo mo? Respetado naman siya. Kagalang-galang. Tinitingala na marami. Mas lalo na ako. Eh, nangangawit na ngayon leg ko sa katitingala sa lolo mo eh. Abok, sandali lang. Congratulations. Thank you, sir. Proud of you, son.
Doon na nga kaya, dami mong tao. Ano ba? Tatay ako ngayon. Hindi ako sundalo ngayon. I'm so proud of you. Tara ako. Congratulations, Colonel Del Tiro. Thank you, sir. You too, sir. Congratulations. And to you too, Second Lieutenant Del Tiro. Thank you, sir. Magna cum laude. Gabriel is so proud of you. Dito muna. Nung una, ayaw-ayaw ka pa eh. Ang nanay mo. Congratulations, Ina. Ang galing-galing mo. You're the best. I'm sorry, I'm late. Congratulations, Ina. Dito. Sorry. Excuse me. Excuse me. Australia. Oh, hi. How nice the earrings. Ano ka ba? Para hindi galing sa iyo 'yan. Kaya nga maganda. Oh, congratulations. May anak ka pa lang nag-graduate. May anak din akong graduate dito. Congratulations, Dens. Alam mo, meron akong magandang pato na dumating. Bagong dating niya, bagay na bagay sa iyo. Bakit hindi mo binigyan ng importansya anak mo? Nag-cancel ako ng mga importanteng meetings. Biyahe ako ng madaling araw para makarating dito. Ano pa ba namang importansya ang gusto mo? Ang galing-galing mo? You're the best? Ano yun? Magna cum laude ang anak mo. Nakakuha siya ng presidential saber. Nagbenta ka ng alahas? Kinumusta mo yung mga kliyente mo, pwera yung anak mo. Graduation ni Alexander to Alondra. Hindi mo party to! Anong gusto mong gawin ko? Magsisigaw ako. Himatayin ako sa tuwa. Halik-halikan ko yung anak mo. Ganun ba? Anak natin. Ano ba ang issue? Nakipag-usap ako sa isang kaibigan, wala na akong kwentang ina. Alondra, hindi ko sinasayang masama kang ina. Pero huwag mong paramdam sa bata na wala siyang kwentang anak. Ginagawa ng lahat ng bata, utang na loob. Let's move on. Sorry na. Hindi na mauulit. Huwag ka na magalit. Babawi ako kay Alexander pag-uwi natin. Magpahinga ka na. Makakapangbiyahin natin papuntang Manila. Darating si Alexander next week. Bumawi ka. Babawi ako. Ipagluluto ko siya. Yung lahat ng paborito niya. Huwag ka na magalit, please. Sorry na. I love you. I love you too. Bok, pagbaba naman natin ng Maynila, kita-kita naman tayo. Tama, may dalawa tayong linggong bakasyon. Gusto na mag-relax itong mga muscles ko eh. Maangal na. Apat na taon ba naman naninigas dito? Call. Ano, Bok? Siguro, pas muna ako, Bok. Itong taon to, bigat-bigat. Para bang pasan lagi yung daigdig? Eh, mayaman naman. Sikat. Guwapo. Ano ba problema nito? Alam mo, Bok, wala
kang alam. Hindi mo alam kung ano nangyayari kay Alexander, kaya pwede. Tumihimik ka na lang. Tara. Hello, Dad. Hello, anak. Nakauwi ka na ba? Paluwas na po ako ng Maynila. Ako sa biyahe. Maayos naman po, pero nakakapagod. O sige, magpahinga ko muna. Paluto ako dyan kay Manang. Salamat po, Dad. Nasaan po si Mami? Si Mami, malamang sa bahay yun. Hinihintay ka. Mauwi ako sa weekend, ha? Labas tayo. Kahit saan mo gusto pumunta, gimmick tayo. Ah, sige po. Sige po, Dad. Salamat. Okay, bye-bye. Po? Naku, nasa Malacanang may meeting. Eh, si Mami po? Ang Mami, nasa opisina. May mga kliyente naman. Tsaka hindi daw dito makakauwi yun yun eh. Ang dami pang bili ng lolo mo. Kailangan daw alas 6, mag-dinner ka na. Pagkatapos, gawin mo lahat ng assignments mo. And then, by equipment ng ating grupo ay outdated na. Kaya't ang ginagawa natin ngayon, ay umiimporta tayo ng mga... Alam mo bang nakuna na naman tayo ng mga armas sa campus sa Quezon kagabi? Nag-aaralan tayo mabuti ng mga kaaway. Akalain mong napasok at nakunan tayo ng mga armas nang walang ingay? Nagtatanong na ang presidente. Ano sasabihin natin? Pupuntahan ko siya mamaya. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Ito na ba ang apo mo? Laki-laki na ni Alexander, ha? Ang bilis ng panahon, ano? Eh, siguradong ito susunod sa yapak mo. Tindig pa lang, eh. General, eh. Ito ang magtutuloy ng lahat ng legacy ng pangalan mo. Sigurado yun. Hindi ba, Alexander? Sir, hindi po. Ayoko pa maging sundalo. Palabiro itong batang ito. Hindi po talaga. Ayoko po. Hindi pa po napag-usapan na po natin to? Nagugutom na itong batang ito. Kung ano-ano na ang sinasabi. Edgardo, Ray, sandali lang ha. Hahanapin ko lang ang nanay nito para mapakain itong batang ito. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Di ba po isa po sa mga rules nyo? Bawal po magsinungaling. Pa? Pa? Bakit? Itong anak mo, hiniya ako! Ano naman ang ginawa mo? Sinabi mo na naman na ayaw mo maging sundalo sa mga kaibigan niya. Totoo naman po yun eh. Bakit po ba pinipilit niyo akong magsinungaling? Hindi pagsisinungaling yun. Pag-iwas yun sa gulo. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Alam mo na ayaw ni Papa na kinokontra siya at sumusuway sa mga gusto niya. Tigas talaga ng ulo mo, naghahanap ka talaga ng away. Anong problema dito? Yan. Pinainit na naman ang ulo ni Papa. Pinagsasabihan ko, ang tigas talaga ng ulo. Ikaw na ako mausap sa kanya. Sa'yo lang naman sumusunod yan eh. Dad, pwede po ba dito ka nalang sa bahay? Pwede po ba huwag ka nalang umalis? Alam mo naman may tungkulin si Daddy sa bayan, di ba? Kailangan alagaan ni Daddy yung mga kababayan natin.
Lalo na yung sa malalayo, kailangan bantayan yung mga yun. Eh, paano po ako? Sino po magbabantay sa akin? Sino po mag-aalaga? Bale, paglaki mo, maintindihan mo rin si Daddy. Ha? Nahabol. Ako si Kay. Hinumli kasi nila yung mga tatay at nanay ko eh. Bakit? Masama ba sila? Hindi. Mabait yung mga magulang ko. Mabait ka nga rin eh. Ikaw lang kasi yung tumulong sa akin. Para kang superhero. Talaga? Alam mo, ikaw lang yung nagsabi na mabait ako. Tsaka parang akong superhero. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Hahanapin ko lang yung mga magulang ko. Sige ba. Kabisado ko naman tong kampo eh. Oh. Baka maulog pa to. Yan. Oh, super. Takbo! Hoy! Hoy! Tumigil na kayo! Tawad niyo kami! Tawad niyo kami! Alexander! Dalhin yan! Yes, sir. Hindi mo siya dapat tinulungan. Pero, Lo, bata pa naman siya eh. Kawawa naman siya. Ang batang yan ay lalaking kapareho ng mga magulang niya. Kalaban ng bayan, kalaban mo. Kaibigan ko po si Kay. That's enough! Hindi mo dapat tinutulungan ang isang rebelde. Nagsalita na ako. Sundin mo na lang ako. Pero no. Kailangan niya ng tulong ko. Tutulungan ko po ang kaibigan ko. Sinusuway mo ba ang lolo mo? May sasabihin ka? Sorry po, lolo. Sino ka? Ako si Gabriel. Apo ko ni Colonel Marcelo. Ako si Alexander. Ba't ngayon lang kita nakita? Lagi nandito sa bahay namin ng lolo mo. Best friend kasi siya ng lolo ko. Sa probinsya kasi kami nakatira dati. Kaso, napatay sa gera ang mami at daddy ko. Kaya, kinuha na ako ng lolo ko.
Bakit parang hindi ka malungkot? Sabi kasi ng lolo ko sa akin, hero naman daw sila eh. Kaya okay na rin sa akin yun. Kaya paglaki ko, magiging hero din ako gaya nila. Magsusundalo rin ako. Ikaw, siguro magiging gaya ka din ng lolo mo. Sikat na sikat. Palaging nasa TV. Kung sumagot, mapapagalitan lang ako ni lolo. Ba't ka naman papagalitan? Matapang ba lolo mo? Sa bagay, nakakatakot niya itsura. Parang masungit. Patay! Kutsi ng lolo ko yan! Yari ka! Alexander! Ano ang nangyari? Alexander, what did you do? Speak up! Nasandalan ko po yung kotse. Hindi ko naman po sinasadya eh. Wala naman po akong ginagawa. Bigla pong umandar. Go to your room! Mag-uusap tayo mamaya. Go! Pasensya ka na ha. Padala natin sa chef ito. Pagawa na ako. Papa, tanggap na ako! Ha? Jaime Jr. ito, Alondra, ha? Sige na nga, Papa. Pagbibigyan na kita. Alam mo, nararamdaman ko, susunod sa mga yapa ko ito. Isa pang magiging general ito. Mm. Tatlo na tayo, Alexander. Pa, sakin na. Sige, pagkagawa niyan, meron pa naman ako isang baby dito, eh. Di ba? Kailangan pa lang ibalik sa nursery, ang tuloy! Huwag ka na magtago. Nakita na kita. Tsaka, ba't ka nga pala nandito? Matagal pa ang meeting ng lolo ko tsaka lolo mo. Nahihiya ka? Bakit? Wala naman akong nakita. Talaga? Wala kang nakita nung nabangga yung kotse nyo? Nung tinatanong tayo kung sino nakatulak? Wala nga. Salamat. Kala ko naman may nakita ka eh. Ba't ka naman mahihiya? Kahit sino naman siguro, basta pinandilatan ng mata ng lolo ko. Sigurado ako, maihihi sa panty. Bastos ka! Naihihi sa panty! O talaga, loko-loko ka. Wait. Survive ka talaga. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibig. Baby, behind me. Ako ang Kuya Alexander mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Sana nga, gusto mong maging sundalo. Para hindi na ako pilitin ni Lolo. Sabi kasi ni Mami, hindi daw pwedeng hindi sundin yung mga utos ni Lolo eh. Alam mo, natutuwa ako nandito ka na. Kasi, may kasama na ako sa paglalaro. May kasabay na ako sa pagkain. At saka, pagpasok ko sa school, may kasabay na ako. I love you, baby Jaime. Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo, ako rin ba'y ibigin?
puso'ng pa sa'yo. Ikaw lang ang dalangan ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Attention! Gusto ko pong maging general. Simula ngayon, ako na si General Jaime Del Chero. Yay! Ang galing ng apo ko! Tama na pa. Punasan ko muna yung pawis niya. Sige, na. Pero pagkatapos punasan, balik sa lolo, ha? Sir! Yes, sir! Yes, sir! Nakakatuwa itong batang ito. Parang gusto ko na tuloy mag-retire eh. Ito ka lang. Andito na po ako, sir. Oo, oh, andiyan ka na pala. Tamang-tama. Meron akong bibigay sa iyo eh. Ano po ito, Lo? Application form para sa PMA. Ka-graduate na kayo ni Gabriel, di ba? Si Gabriel pala, nag-submit na ng application form niya. Dapat pala, nagsabay na kayo eh. Matataas ang grade mo. Kasi siguro kung papasa ka. Make me proud, Alexander. Sir, di ba po... Di ba po nang pag-usapan natin na hindi po ako interesado sa pagsundalo? Hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Kung makikiusap ako sa'yo, hindi mo ba pwedeng subukan? Sir, hindi ko na po kailangan subukan eh. Nakapag-desisyon na po talaga ako eh. Bachelor of Arts and Community Service po talaga yung gusto kong gawin. Community Service? Anong kurso yan? Alam mo, Alexander, ang tali-talino mo, pero pagdating sa diskarte sa buhay, ang tanga-tanga mo! Sir, mawalang galang na. Huwag niyo nung pagsalita ng anak ko na... Nandito ka sa poder ko! Pamamahay ko ito! Alexander Del Tiero, alam mo ang patakaran ko sa pamamahay na ito. Pag sinabi ko, sinabi ko! Hindi ko kaya pagsalita ng ganyan si Alexander, eh. Siya pa. At ganun-ganun lang. Ako sanay ako sa kanya, Londra. Pero huwag sana ko. Malaking utang na loob mo kay Papa. Hindi ko papabayad ng mga anak ko. Umalis na tayo dito. Walang aalis, Joaquin. Kung magpupumilit kayo, iwanan ninyo ang anak ninyo. Siguro naman hindi masyadong kahilingan yon. Bilang utang na loob ninyo sa akin. Nangako ako sa ama mo. Nangako ako na pag-aaralin kita, aalagaan, aarugain. Itinuring kitang anak. Tunay na anak. Pamilya. Kung gagawin mo yan, nakakahiya naman sa akin. Nakakahiya naman sa ama mo.
Hello? Sander, bakit? Sakala-sakala ako sa bahay na to eh. Gusto ko lang umalis. Nasaan ka? Sorry, Sander ah. Pupunta kasi kami ni Lolo sa ospital eh. Masakit na naman daw dibdib niya. Tatawagan na lang kita kapag kapunta ko doon. Umalis ka nga dyan! Ang nanabigan lang, mami. Ako na lang pagalitan eh. Bumalik ka na doon. Bumalik ka sa kwarto mo. Dali na. Ayoko! Kuya, sama na ako. Sige na. Please! Patulog ka na doon. Hanapin ka lang, mami. Mami, ako na lang papagalitan. Ayoko nga. Basta, sasama ako. Sabi mo, umasyal tayo sa magandang place. Dito ako nagpupunta. Pag-iisip ako, pagbalungkot ako. Pag pinapagalitan ka ni Mami at Lolo? Oo. Alam mo, Tol, buti ka nga, mahal na mahal ka nila eh. Pero ayos lang yun. Kaysa naman pala tayo pinag-iinitan. Eh, ba't dito ka namamasyal? Ang pangit. Pangit pala? Pangit? Oo. Oh. Wow, kuya! Ang ganda! Ano? Pangit? Ang ganda po! Ayan o. Ayan! Oh. Patingin! Oo. Oh. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Sabi ko sa'yo, maganda dito eh. Tara, uwi tayo. Mamaya na, kuya! Ang ganda-ganda dito eh! Mamaya na tayo umuwi! Mamaya, pag hinahanap ka, ako na naman tatamahan kila Mami. Oh.
Lagi mo lamang tatandaan, huwag na huwag mong kakalat ka rin sa putik ang pangalang Sebastiano. Kaya hindi pa rin nila ako napapatawad. Ano na naman ang ginawa mo, Alexander? Wala ka pang 24 oras dito sa bahay. Nag-akit ka na naman ng kahihiyan. Ba't hindi ka sumagot? Para saan ba? Eh, wala naman nakikinig sa akin sa bahay na ito. Ito ang mabilitaan ko na si Alexander titipuloy na sa Quezon. Kilala mo naman si Papa. Kapag nagalit yon, kung ano yung maisip niya, yun na. Eh, bakit parang si Papa pa kinakampihan mo? Ginagawa ko naman ang lahat, ah. Ano ibig sabihin nito? Akala ko ba akong mahal mo? Mahal kita, pero bilang kaibigan lang. Sana maintindihan mo. Nakakahanap kayo ng taong magmamahal sa'yo. Hanggang ngayon ba, pinag-aaralan mo pa rin ako mahalin? Tapos kung maramdaman ko, ano talaga ako? Ako ang nasa puso at isip mo, hindi yung kapatid ko. Mahal mo ba ako, Joaquin? Nakalimutan mo na ba si Mara?